Ang Marvel movie na ang Ghost Rider 2 Spirit of Vengeance ang Tagalog recap natin ngayon mga Juan, ito ay isang action fantasy film na na-release sa taong 2011, huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating Tagalog movie recap. Sakay ng kanyang motor ay bumiyahe sa Eastern Europe ang alcoholic na pari na si Moro papunta sa isang monasteryo. Binalaan niya ang head priest roon na si Benedict na ang batang natagpuan nila ay hindi ligtas sa kanilang monasteryo dahil mismong si Mephisto ang nagnanais na makuha ito. Mas ligtas pa ang bata sa sanctuary kapag nadala siya roon ng Ghost Rider. Ngunit ang pari ay hindi naniwala sa kanya dahil ligtas na lugar ang monasteryo nila na may mataas na seguridad. Subalit ilang saglit lang ay sinugod na ang buong lugar ng napakaraming mercenary na pinamumunuan ni Carrigan. Agad na tinakbo ng babaeng si Nadia ang anak niyang si Danny mula sa monasteryo at hinabol sila ni Moro upang tulungan sila ngunit tinakbuhan rin nila siya. Sina Carrigan naman ay hinanap sina Nadia sa mga silid at tinanong niya kay Benedict kung nasaan sila. Pero ang babae kasama si Danny ay nagawang makaalis ng monasteryo sakay ng isang kotse at agad na hinabol sila ni Moro. Nang nakita ito ni Carrigan ay inis na binaril niya si Benedict at sinundan na rin sina Nadia. Kalaunan ay nagawa niyang barilin ang gulong ni Moro na kinatalsik nito sa kanyang motor. Pero ang lalaki ay nagawa ring mabaril ang gulong ng kotse ni Carrigan na kinatagilid naman ito sa kalsada at maswerteng nahulog siya sa isang puno. Sa sunod na eksena si Johnny Blaze o si Ghost Rider ay ilang taon nang naglalakbay sa buong mundo dahil mas lalong lumalakas ang kapangyarihan ng demon sa kanyang katawan at mas nagiging mapanganib ito sa mga taong nasa paligid niya. Maya-maya ay pinuntahan siya ni Moro sa kanyang hideout at sinabi nitong alam niyang siya ang Ghost Rider. Pagkatapos ay sinabihan si Johnny ng lalaki na iligtas ang batang si Danny sa matinding panganib at magagawa niyang mahanap ang bata sa pag-sense ng kapangyarihan nito na kapareho kay Mephisto. Sumagot ang bida na hindi siya nagliligtas ng kahit sino pero sinabi pa ni Moro na kapag naligtas niya si Danny ay tatanggalin niya ang kanyang sumpa. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena si Nadia na nasa isang restaurant ay nakipag-flirt sa isang businessman at pag-alis nito ay mabilis na ninakawan siya ni Danny ng wallet. Sumakay silang dalawa sa kotse ng lalaki subalit pag-alis nila sa lugar ay nasundan sila ng grupo ni Carrigan. Samantala si Johnny sa kanyang hideout ay nagsimula ng magbago ng anyo at nakita siya ni Moro na mabilis na umalis roon sakay ng kanyang hell cycle. Ilang saglit sina Nadia habang nasa biyahe ay biglang binangga ang kotse nila ni Carrigan at puwersahan na tinulak sila papunta sa isang tabi. Paglabas ng babae sa kotse ay agad na inatake siya ng isang mercenary at si Danny ay nilabas nila sa sasakyan at ginapusan. Sa pag-uusap naman roon ni Carrigan at Nadia ay lumalabas na dati pala silang magkasintahan. Pero nang tatapusin na siya ng lalaki ay biglang dumating na sa lugar si Ghost Rider. Mabilis na kinain niya ang kaluluwa ng isang mercenary roon na kinasunog ng katawan nito. Ang isang mercenary naman ay binaril ang Ghost Rider ngunit sinunog niya rin ito ng kanyang kadena pagkatapos ay pinatalsik niya ang isang kalaban sa tabi. Subalit dito na siya pinagbabaril ng ilang beses ni Carrigan ng kanilang grenade launcher at nagmadali na silang umalis roon dala ang bata. Sa sunod na araw ay tinawagan ni Carrigan ang nag-hire sa kanila na si Mephisto na nasa katawan ng lalaking si Roark at sinabi niya rito ang pag-atake sa kanila ng Ghost Rider. Dahil rito si Roark ay agad na nagbigkas ng incantation kay Danny upang hindi na masense ng Rider ang lokasyon niya. Samantala si Johnny ay nagising sa isang ospital at nakita niyang dinala pala siya roon ni Nadia. Tinanong sa kanya ng babae kung matatrack pa ba niya si Danny at sumagot ang bida na hindi na niya masense ito. Pero si Nadia ay may ideya kung paano mahahanap si Carrigan at habang nasa biyahe ay sinabi niya kay Johnny na dati rin siyang nakipag-deal kay Roark. Noong nasa isang mabigat na misyon sila ni Carrigan ay biglang nahulog siya mula sa isang gusali na ikamamatay na niya pero nilapitan siya ng Demon Lord. Nagkaroon sila ng kasunduan nito na bubuhayin siya kapalit ng pagbubuntis niya ng kanyang anak. Kinagabihan si Danny habang nasa kotse ni Carrigan ay mabilis na nilihis niya ang sasakyan nila at biglang bumangga ito sa gilid at tumaob sa kalsada. Pagkatapos ay agad na lumabas ang bata ng kotse at hinabol siya ni Carrigan. Ilang saglit ay nakita nilang sumabog na ang kotse nila. Nang biglang napilayan ng paa ang bata ay dito na siya nahabol ng lalaki at ang van naman ang magkasintahan sa di kalayuan ang sinakyan nila habang nakapiring at nakagapos na si Danny rito. Sa sunod na eksena ay pumunta sina Johnny sa isang underground fighting club na pagmamay-ari ng lalaking si Vasil dahil ito raw ang nakakaalam ng lokasyon ni Carrigan.
Nang nilapitan nila siya upang tanungin kung nasaan si Carrigan ay biglang nagsimula ng magpalit ng anyo si Johnny dahil nasesense niya ang masamang kaluluwa ng lalaki. Labis na natakot sa kanya si Vasil at nasabing si Carrigan ay pumunta sa isang minahanaang quarry upang bumili ng mga armas. Pagkatapos si Johnny ay agad na umalis sa lugar at sumakay sa kanyang hell cycle at dito na siya tuluyang nagpalit ng anyo bilang si Ghost Rider. Sa kasalukuyan na iyon si Carrigan ay pinuntahan ng grupo ng mga arms dealer upang ibenta sa kanya ang kanilang mga rocket launcher. Ilang saglit si Nadia ay natuntun ang lokasyon ni Danny sa minahan at kinalagan niya siya rito. Pinigilan ang babae ng isang mercenary pero mabilis na nabaril niya siya. Kalaunan ay dumating na rin sa lugar ang Ghost Rider at agad na ginamit sa kanya ni Carrigan ang kanyang rocket launcher. Sumabog ito ng malakas kay Ghost Rider pero agad na nakabangon siya at galit na inatake niya ang lahat ng mga mercenary ni Carrigan at ng mga arms dealer sa paligid gamit ang kanyang kadena. Ang isa ay pinagbabaril siya sa bibig pero agad na binugan niya ang lahat ng bala nito rito. Pagkatapos ay inatake ng Ghost Rider si Carrigan ngunit nagawa siya nitong pasabugan uli ng kanyang rocket launcher. Naisipan naman ang bida na sumakay sa kalapit na malaking mining machine at nabalot niya rin ito ng kanyang hellfire. Gamit ito ay inatake ng Ghost Rider si Carrigan at ang lahat ng mga mercenary nito roon ng maraming beses. Ngunit sa patuloy na pag-atake niya sa mga kalaban gamit ang nagliliyab na mining machine ay pati ang buong paligid ay nawawasak na rin niya. Pagkatapos ay pinalapit ni Ghost Rider sa kanya si Carrigan upang kainin ang kaluluwa nito pero nang nakita niyang umalis na sa lugar si Nadia ay agad na hinagis niya roon ang lalaki at sinundan sila. Hiniblot niya ang babae mula sa sasakyan upang kainin ang kaluluwa nito. Pero sinabihan siya ni Danny na itigil ang ginagawa niya at ilang saglit ay bumalik na siya sa dating anyo. Kinaumagahan habang kumakain sina Johnny sa isang diner ay sinabi niya sa mag-ina na may alam na banal na lugar si Moro at ito ang pupuntahan nila. Maya-maya si Roark sa quarry ay nakita si Carrigan na nag-aagaw buhay dahil sa malaking debris na nakadagan sa kanya. Ang Demon Lord naman ay pinagaling ang mga sugat ng lalaki at inalis ang malaking debris sa kanya ngunit dahil rito ay bahagyang nanghina ang kanyang katawan. Pagkatapos ay napansin ni Carrigan na binigyan pa siya ni Roark ng kapangyarihan na makapagpabulok ng mga bagay sa paghawak lang sa mga ito. Sinubukan niya pa ang kanyang kapangyarihan sa isang paramedic roon at mabilis na binulok niya ang buong katawan ng lalaki upang makuha ang sasakyan nito at dito na siya naging bagong tauhan ni Roark na si Blackout. Sa sunod na eksena sina Johnny habang nasa biyahe ay nasabi ni Danny na namangha siya sa pagpapaliyab niya ng machine kagabi at sumagot ang bida na napapaliyab niya ng kanyang hellfire ang lahat ng masakyan niya. Natanong ng bata na paano kung kailangan niyang umihi habang nasa ganong anyo at sinabi ni Johnny na parang gumagamit siya ng flamethrower habang ginagawa yon. Maya-maya ay nakipagkita sa kanila roon si Moro. Hindi nagtagal ay narating na nila ang kabundukan kung nasaan ang ancient sanctuary at nakaharap nila rito ang grupo ng mga monghe na pinamumunuan ni Methodius. Iniwan ni Moro ang mag-ina sa mga monghe at sila naman ay pumunta sa imbaka ng wine ng sanctuary. Pinaliwanag rito ng lalaki kay Johnny na ang demon na nasa katawan niya ay si Zarathos. Siya ay isang anghel na pinadala noon sa lupa upang protektahan ang mga tao na tinawag na ang Spirit of Justice, ngunit kalaunan ay naloko, nahuli at binagsak siya sa impyerno, dito ay nakurap siya at nasiraan na ng ulo. Mula noon ay nagsimula na siyang magparusa sa mga masasamang tao hanggang sa tinawag na siya na ang Spirit of Vengeance. Ilang saglit si Moro ay pinagkumpisal si Johnny ng mabigat na kasalanan na nagawa niya noon. Inamin ng bida sa kanya na nakipag-deal siya dati sa demonyo para sa pansariling kagustuhan lang. Dahil hindi niya matanggap na iiwan na siya ng kanyang ama ay hiniling niya kay Mephisto na gumaling siya sa sakit kahit pahanda na itong mamatay. Pagkatapos ay pinakain si Johnny ni Moro ng tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng Diyos na mag-aalis sa kasalanan niya. Sa sunod na eksena ay pinapasok ni Moro ang bida sa isang banal na chamber ng sanctuary. Dito ay biglang nagliwanag ang buong paligid at nagsimula na ang ritual kay Johnny upang matanggal sa kanya ang sumpa ni Roark. Patuloy na nakakaranas siya rito ng matinding sakit sa buong katawan at hindi nagtagal ay natapos na ang ritual. Ilang saglit paggising ni Johnny ay napansin niya sa sarili na nawala na ang Ghost Rider sa katawan niya. Subalit nakita niya roon sina Nadia at Moro na dinakip ng mga monghe at agad na nadakip na rin ang bida ng mga ito. Napagdesisyonan raw ni Methodius na patayin si Danny dahil sa matinding panganib na dala niya. Nang sisimulan na sa labas ng mga monghe na patayin si Danny ay mabilis na inatake ni Blackout ang lahat ng mga kasamahan ni Methodius sa paligid sa pagbulok ng mga katawan ng mga ito isa-isa. Nasakal siya ni Methodius ngunit nabulok na rin ang buong katawan nito ng kanyang kapangyarihan pagkatapos ay dinukot niya si Danny. Maya-maya pagpunta roon ni Nadia ay nakita nilang naging bato ang mga katawan ng mga monghe dahil sa kapangyarihan ni Carrigan.
Nasabi naman ni Moro na bukas ang 13th kaarawan ni Dany at base sa prophecy ay iyon rin ang araw na isasagawa ni Rowark ang kanyang ritual sa Uzak Gokten Turkey upang iposa ang kaluluwa niya sa bata. Nang sa gayon ay mas lumakas siya, ngunit ikamamatay ito ni Dany. Si Johnny ay napagdesisyonan na iligtas pa rin ang bata mula kay Rowark kahit pawala na sa kanya ang Ghost Rider at si Moro ay agad na dinala sila sa armory ng santuario kung nasaan ang mga baril ng mga monghe. Sa sunod na eksena ay nakarating na si Blackout sa Uzak Gokten Turkey at binigay niya kay Rowark ang bata. Pagharap ng Demon Lord sa anak niya ay napansin nito ang panghihina ng kanyang katawan. Pagpasok sa loob ay pinaliwanag ni Rowark kay Dany na ang katawang tao niya ay hindi kinakaya ang kanyang kapangyarihan. Kaya tuwing ginagamit niya ito ay unti-unting nanghihina ang katawan niya. Pero si Dany na kalahating tao lang at may parehong kapangyarihan niya ay kakayanin ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan nang hindi nasasawi. Pagkatapos ay nag-inject si Rowark ng pangparalisa sa bata. Hindi nagtagal ay narating na ng tatlo ang Uzak Gokten at nakita nila na pumunta rin roon ang maraming mga tagasunod ni Rowark upang makita ang magiging bagong Demon Lord nila. Nasabi ni Moro kina Johnny na kapag nagtagumpay ang kalaban na mapasa ang kaluluwa niya kay Dany ay magagawa na niyang maghari sa buong mundo. Kinagabihan ay sinimulan na ni Rowark ang kanilang ritual sa wasak na amphitheater ng Uzak Gokten kasama ng kanyang mga tagasunod. Si Nadia naman ay magaling na pinatumba sa labas ang mga bantay na mercenary ng Demon Lord gamit ang kanyang sniper rifle. Pagkatapos ay pinasok na nina Johnny ang lugar at pinatumba ni Moro ang dalawa pang bantay sa daan. Nang mapapasa na ni Rowark kay Dany ang kanyang kaluluwa ay lumikha si Moro ng distraction sa ritual sa pagbaril niya sa mga mercenary roon at si Johnny ay agad na sinuntok ang kalaban. Subalit ang lalaki ay mabilis na napigilan ni Blackout at sinimula na wasakin ang katawan niya. Pero nagawa niyang ma-headbutt ito bago siya masawi. Ang bida naman ay sinubukan na kunin roon si Dany ngunit hindi niya ito malapitan at agad na pinatalsik siya ng Demon Lord. Ilang saglit ay nilapitan si Johnny ni Blackout at sinimula na rin bulokin ang katawan niya. Pero lumapit sa kanila si Dany at dahil nalaman niyang iisa lang sila ng kapangyarihan ng kanyang ama ay mabilis na binalik niya kay Johnny ang kapangyarihan ng Spirit of Vengeance ngunit kinahimatay niya ito. Ang Ghost Rider naman ay agad na sinunog ang lahat ng mga tagasunod ng Demon Lord sa paligid gamit ang kanyang kadena. Ngunit ang kalaban ay nagmadaling kinuha roon si Dany at agad na umalis na sila sa lugar kasama ang bata. Napansin ni Ghost Rider na kahit na sinaga na siya ng araw ay hindi siya bumalik sa normal na anyo at pinaliyab niya ang kanyang Hell Cycle at sumakay rito upang habulin si Rowark. Nang nakalapit na siya sa mga kalaban ay nakahabol na rin roon si Nadia. Pinagbabaril ang Ghost Rider ng kanya ng isang mercenary pero nagawa niyang makasakay ng isa sa sasakyan nila at pinaliyab niya rin ito ng kanyang Hellfire. Pagkatapos ay agad na binangga niya ang ilan sa mga kotse ng mga kalaban sa kalsada. Nang pinuntahan ni Blackout ang kotse ni Nadia ay mabilis na pinalapit siya ni Ghost Rider sa kanya. Dito silang dalawa nagkaroon ng matinding bakbakan ni Carrigan at nagagawang makalamang ng bida sa lalaki. Hanggang sa nagawa siyang masakal ng kalaban at sinimula na wasakin ang katawan niya pero agad na kinain niya ang kaluluwa nito at hinagis siya sa kalsada ng wala ng buhay. Sumakay na uli ang Ghost Rider sa kanyang Hell Cycle at agad na winasak ang exhaust pipe ng kotse ni Rowark na nagdahilan ng matinding aksidente nila sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay kinuha niya roon ang Demon Lord at hinagis sa ere upang ihampas ng malakas sa lupa. Nang sa gayon ay mabalik na ng Ghost Rider si Rowark sa impyerno. Nilabas naman ang bida si Dany ng kotse at binigay ito kay Nadia at bumalik na siya sa normal na anyo. Pero dito na naramdaman ni Johnny sa katawan niya ang kapangyarihan ng anghel na si Zarathos at nagliyab ng asul na apoy ang kamay niya. Ginamit niya ito upang ma-revive si Dany at sinabihan niya ang bata na ligtas na sila sa panganib. Pagkatapos ay nagpatuloy si Johnny na maging si Ghost Rider na may angelic blue flame na ang Spirit of Justice. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan! You're still here. It's over. Go home.